Naging trending topic sa social media kamakailan lang ang pagpapaalis di umano ng kilalang OPM band na Nobita sa isa nilang miyembro. Ito ay sa kadahilan ng supporter ito ni former Vice President Lenny Robredo. Nagsimulang kumalat ang mga balitang ito mula sa mga posts sa Facebook at Twitter. May mga kumalat na screenshots umano ng isang conversation sa Messenger na nagpapakita ng mga pag-uusap ng members ng Nobita. Makikita di umano sa screenshots ang mga hindi magagandang sagutan ng members nito dahil sa kanilang magkaibang opinyon sa politika. Sa isang post sa Facebook, nagsalita ang ngayong ex-drummer ng banda na si Lester Moneg as patungkol sa issue. Ito ang kanyang sinabi. "Yes, I am a supporter of attorney Lenny Robredo and I don't have the similar political stance with my ex-bandmates. I am now officially not part of the band, not because I was a cockamamie, but because I failed to keep my silence about the conversations in our group chat. We have our differences, and I should have stayed silent about their political stance, knowing that politics is a major issue in the Philippines and cancel culture exists. But then again, I took those screenshots because I felt discriminated and only expressed my disappointment towards their foul words and treatment towards me." Sa pinost niyang statement, sinasabi niya na siya ay natanggal sa banda hindi dahil sa kanyang political stance, kundi dahil sa kanyang nailabag na rules ng banda na hindi niya nasunod at iyon ay ang magsabi sa ibang tao ng anumang mga napag-uusapan ng banda sa kanilang group chats. Aminado din siya na may pagkakaiba sila sa political stance nila na siyang naging dahilan ng hindi pagkakaintindihan ng mga miyembro nito. At buhat ng pagkadismaya ay in-screenshot niya ang conversation nila at ibinahagi ito sa ibang tao. At di kalaunay kumalat ang nasabing screenshot sa Facebook matapos itong i-post ng isang Facebook page. Ang naturang post ay naalis na sa kasalukuyan. Nagdulot ito ng malakihang ingay sa social media dahil na rin sa ang bandang Nobita ay itinuturing na isa sa mga uprising OPM band sa kasalukuyan. Naging maugong din ang balitang ito dahil alam naman nating napakalaking issue sa Pilipinas ang mga usapang patungkol sa politika. Matatandaan nating napakainit pa rin ang mga diskusyon tungkol sa politika kahit tapos na ang eleksyon, na nagiging sanhi pa nga ng mga bangayan at pagkasira ng mga relasyon. Hindi rin natin maipagkakaila na may mga music artists din tayong nakilala na naging vocal sa kanilang stand sa politika. Sa tingin ko naman ay hindi ito masama dahil sila ay mga mamamayan ding katulad natin na may sariling opinyon sa mga bagay-bagay. Kaya gaya natin, sila ay may karapatan ding ilahad ang kanilang suporta sa mga political figures na ito. Sa kabilang banda, maaari ding ang pagsuporta sa isang political stand ay makasama din sa isang artist lalo na kung nakakaapekto na ito sa relasyon nila, sa tao, sa fans, sa mga staffs, at sa members na kasama nila. Sa aking palagay, ito ang naging problema ng bandang Nobita kung totoo man ang mga alegasyong ito. Kung meron man tayong mapupulot na aral sa isyu na ito, iyon ay ang tamang paglalahad ng ating sariling mga opinyon sa ibang tao. Dapat nating tanggapin na ang bawat isa ay may magkakaibang opinyon sa mga bagay sa mundo, kaya hindi rin maiiwasan ang magkakaibang opinyon ng bawat isa patungkol sa politika. Hindi ito masama dahil tayong lahat ay mga tao rin na may sariling mga pag-iisip at sa mga pag-iisip na ito nabubunyag ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang isang tao. Subalit, huwag natin hayaang masira ang mga relasyon natin sa tao dahil sa opinyon natin. Matuto tayong pag-usapan ito ng maayos at matuto sa bawat isa. Panatilihing maayos ang pakikitungo sa kahit sinuman, anuman ang kanilang mga opinyon. Respetuhin natin ang bawat isa sa paraang gusto din nating marespeto ng iba. Kaya huwag na nating isipin pa kung ano ang political stance ng mga paborito nating mga artists. In the first place, ang kanilang music ang dahilan kung bakit natin sila hinahangaan. Matuto tayong ihiwalay ang art sa artist hanggang maaari at unawain nating sila ay mga tao rin at may karapatan ding malahad ang kanilang saloobin sa paraang gusto nila. At para naman sa bandang Nobita, hilingin na lang nating lahat na sana ay magkaayos silang lahat. At kung ikaw na nanonood ngayon ay fan ng kanilang musika at sa tingin mo ay masaya ka sa kanilang art, ipagpatuloy mo pa rin ang pagsuporta sa kanila hanggang gusto mo. Ayan lang ang masasabi ko sa ngayon. Anong masasabi nyo? Ayos lang bang ipahayag ng mga artists ang kanilang stand sa politika? At katanggap-tanggap ba ang nangyari sa miyembro ng Nobita? I-komento nyo yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan.
Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli.